pa rin tumitigil ang Commission on Human Rights sa pag-iimbestiga sa mga namamatay sa operasyon ng mga otoridad o vigilante man sa mga umano'y personalidad na may kinalaman sa droga. Ayon sa CHR, bagamat nahihirapan sila sa pagkalap ng mga ebidensya, umuusad naman ang mga hawak nilang kaso na umaabot na sa halos 400. Ilan sa mga kaanak ng mga napatay ang lumapit sa CHR, subalit karamihan ay kusang iniimbestiga ng komisyon. That should be enough to provide some initial findings of, let's say, trends, patterns, the extrajudicial killings that were reported. Naniniwala ang CHR na may extrajudicial killings sa mga patayan na may koneksyon sa illegal na droga. Kung titingnan natin sa international community, ang United Nations, ang tinitingnan na definition is that any killing that has not been impartially, promptly, and thoroughly investigated when government is in a position to do so. Isa din sa iniimbestigahan ng komisyon ay kung talagang nalaban ang mga napatay sa operasyon ng mga otoridad. Dapat hindi siya napaka-incredible. Base sa ebidensya, wala sa posisyon yung tao na nasa kustudiya nila na lumaban. Sinabi rin ng CHR na isinasapinal na nila ang kanilang report sa investigasyon sa pagkamatay ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kulungan sa Leyte. At isa sa mga posibleng rekomendasyon ay ang paghahain ng reklamo sa ombudsman kapag nakakuha na sila ng sapat na ebidensya na may nalabag sa karapatang pantao sa insidente. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.